Hello mga friend! Welcome back sa channel ni Ishang Lucas. Sa video natin ngayon, meron tayong bagong facial set na gagawa ng review. Ito, yung facial set ng Beauty Derm. Kung gusto nyo malaman kung talaga ba nakakaganda to at worth it ba to sa kanyang presyo, please keep on watching! So baka may nagtataka sa inyo, kaka-upload mo lang nung nakaraan ng mga rejuvenating set na review. Ginagamit mo ba talaga yan? Totoo ba talaga yung mga review mo na yan? Wag po kayo mag-alala kasi matagal ko na po silang nagagamit. Pero ngayon ko pa lang sila nagagawa ng review kasi sobrang busy ko po talaga. Pero kahit naman na ganun, asahan nyo na magiging honest pa din yung mga review ko. Actually, sinusulat ko pa nga yan sa notebook dahil nga napapatagal yung pag-upload ko para hindi ako makakalimot sa mga dapat kong sabihin about sa mga product na ginagawang ko ng review. Disclaimer lang din mga friend, kahit yung mga product na ginagawang ko ng review ay pinadala sa akin tulad nitong Beauty Derm, pinadala lang to sa akin. Asahan nyo na honest yung mga review ko, kung ano yung na-experience ko sa product, good man yun o hindi, ay isi-share ko yun sa inyo dahil kayo po ang mahalaga sa akin. At isa pang disclaimer mga friend, dito sa mga product reviews ko, hindi porket nag-work sa akin yung isang product ay ganun na din yung mangyayari sa inyo, at hindi porket nag-work sa inyo yung isang product ay mag-work din yun sa akin. Kasi mga friend, iba-iba po tayo ng katawan, iba-iba po yung way ng katawan natin kung paano i-absorb at kung paano magiging effective sa atin yung mga products na sinusubukan natin. So ako po ay gumagawa ng mga reviews para makatulong dun sa mga nagre-research or naghahanap ng mga review ng mga product na gusto nilang subukan para malaman nila yung mga feedback ng mga tao about dun sa product at masubukan din nila. Tulad nga ng nasabi ko sa inyo kanina, itong Beauty Derm facial set na meron ako ay pinadala lang sa akin ni Miss Hazel Manalili Punsalan. So kung after nyo mapanood itong video na ito, itong aking review, ay gusto nyo itong subukan, pwede nyo po siyang i-message sa kanyang Facebook. Last August, kasi sobrang init dito sa Japan tsaka sa factory namin. Mainit talaga yung ginagawa namin. So, nag-post ako sa Facebook noon kasi sobrang nagbe-breakout na yung skin ko. Tapos napaka-dull tsaka haggard talagang tignan ng aking balat. So, naisipan ko magbalik loob sa mga rejuvenating facial set. Kasi matagal na, gumagamit na talaga ako ng mga rejuvenating set noon na kahit nung nasa Pilipinas pa ako. And nagugustuhan ko talaga yung effect sa akin ng mga rejuve set na nasusubukan ko. So, nung haggard na talaga yung feeling ko noong August, nag-post nga ako sa Facebook ano yung marerecommend nilang rejuvenating facial set sa akin. So marami nag-comment doon dahil marami akong friends sa Facebook na may online shop, mga brand owners, mga skincare brand owners, mga nagbebenta ng mga beauty products, at marami nag-recommend sa akin doon na mga rejuvenating facial set, pero ilan-ilan lang talaga yung pinaunlakan ko. Yun na nga yung Brilliant Skin at itong Beauty Derm. Kaya itong dalawang set na to, yung naisipan kong gawa ng review at paunlakan na masubukan. Kasi marami ako nababasa sa kanila mga good feedbacks na talaga nakakatulong sila makaganda ng skin. So, sila yung naging interesado kong subukan para malaman ko kung ganun din ba yung magiging effect sa akin at makatulong ako sa mga viewer ko para malaman natin kung ano talaga yung mga epektibong produkto. Sa mga hindi pa nakakaalam, ito pong Beauty Derm ay isang local brand sa Pilipinas. Yung kanilang mga produkto ay made in the Philippines lahat. Yung kanilang set ay straightforward lang yung kanyang packaging. Wala siyang mga fancy na mga drawings or mga graphics. Katulad ng mga rejuvenating set na nasubukan ko na itong set na to, ang kanilang panghilamos ay soap. Ito yung kanilang papain soap. Meron silang toner kasi malaki din ang factor na nagagawa ng toner sa isang rejuvenating set para mapaganda yung ating skin. At hindi din sila mawawala ng day cream or kung tawagin sa ibang set ay sunblock, sunscreen cream. Ito po ang pinaka-importanteng cream sa lahat ng rejuvenating set. So, kung may tatry kayong rejuvenating set, wag na wag nyo pong ipagwawalang bahala ang kakayanan or power ng isang day cream. Meron silang night cream 1, night cream 2, at night cream 3. So, mapapansin nyo, may laman itong aking pouch. Disipper po pala yan, mga friend, ha? Hindi ko na lang kasi siya masara. Ito yung mga plastic niya nung bago pa siya. Naka-vacuum sealed pa siya. So, makakasigurado talaga kayo na bago pa talaga yung set na meron kayo kapag bumili kayo nito. Tapos, meron din ito yung mga stopper dito sa loob ng cream. Tinatanggal ko yan kasi nahahaselan ako dyan. Dun sa set, meron din siyang kasamang papel, parang guide or manual. Dito nyo po mababasa yung iba pang information sa mga products na to. Dito po nakasulat mga friend yung step by step na kailangan mong gawin sa iyong morning and night routine. Sa morning,
optional lang naman to na gumamit daw nung kanilang facial wash, yung nasa bote nga na nandun sa aming banyo, hindi ko mapakita, sorry naman. Tapos yung step 1, papain soap, maghihilamos nitong soap na to. Step 2, yung kanilang toner, and step 3, day cream. Meron din silang CC cream cushion, nasa sa inyo yun kung gusto nyong subukan. So yun sa umaga. Sa gabi naman, papain soap, toner pa din, night cream 1, after 5 minutes ilalagay nyo yung night cream 2, after 5 minutes night cream 3. Kumpara sa ibang mga set na available ngayon na binibenta sa market, etong sa Beauty Derm, medyo talagang kumakain siya ng oras kapag ginawa nyo siya. Kasi yung sa night, tatlong cream yung gagamitin nyo. Dito sa kanilang papel, may nakasulat dito na itong Beauty Derm daw ay dermatologist tested and FDA approved. So, proven safe and effective talaga siya. Temporary redness of skin for the first 2 weeks of use. After a few applications, you may experience prickly sensation, peeling and darkening of skin from the toner. Normal skin reaction due to the resurfacing of dead skin cells. So, wag po kayong mag-alala kung kayo po ay makakakita na parang nangingitim yung balat ninyo. Normal siya doon sa kanyang process. Please do not use other products while using Beauty Derm to witness the immediate effectivity of each product. Keep refrigerated kasi yung mga katulad ng mga rejuvenating set, pag ito po ay na-expose sa matinding sun exposure tsaka sa sobrang init na klima, ito po ay nag-o-oxidize or parang mapapansin nyo nag-iiba yung kulay ng mga cream niya. So, kailangan sa rep siya para hindi mag-oxidize yung kanyang efficacy or yung pagiging effective ng product. Stay away from direct sunlight if possible, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina. For external use only, avoid contact with eyes. And if irritation occurs, discontinue use. Ito po ay meron siyang award from Super Brands at ito daw ay owned and distributed by Beauty Derm Corporation. Alam ko yung kanilang brand kasi mababasa siya dito sa likod. Sila po ay taga Angeles City, Pampanga. Bilang reference pala mga friend, hindi ko ata nasabi kanina, ako po ay merong oily combination skin and acne prone din po ako. Kaya nga din naging interesado kung subukan itong set na to kasi marami akong nabasang review at feedback online na ito daw ay nakakatulong talaga sa acne at saka sa paglalighten ng skin. So gusto ko din yun malaman kung talaga bang epektibo yun. So una natin pag-usapan ay itong Beauty Derm Papain Whitening Soap. Ito daw ay merong orange and papaya extracts. Ang isang box ay merong 150 grams ng sabon. Ito kasing orange ay merong citric acid at yung papaya naman ay merong papain ingredient na nakakatulong talaga sa skin lightening. Ito daw ay merong powerful exfoliating properties effective in removing dead skin cells and rejuvenating dry and flaky skin. Leaves skin flawless, blemish free, whiter and younger looking. Delicately scented, ideal for all skin types. Sinasabi din dito sa papel yung kanyang mga ingredients. Wala naman ako nakitang ingredient na makakasama sa ating kalusugan tulad ng mercury at wala din siya mga paraben. May mga tao kasi na ayaw nilang gumagamit ng paraben dahil ang paraben daw ay may masamang maidudulot sa ating kalusugan. So, kung kayo po ay ayaw ng paraben, safe sa inyo tong papain soap kasi wala siyang paraben. Ito daw ay kailangan ibabad for 2 to 3 minutes. Pero paalala ko lang sa inyo mga friend, once na nag-start na mag-peel yung inyong skin, wag nyo na pong ibabad. Okay na po yung masabunan ninyo tapos banlawan nyo na agad kasi baka naman sobrang matraumatize yung ating skin kung ibababad nyo pa tapos nagbabalat siya kasi sobrang mahapdi din yun. Na-try ko yun sa Brilliant Skin Rejuvenating Facial Set. At sobrang sakit niya talaga pag binabad, lalo na yung mga kojic acid soap. Once na mag-peel na yung skin ninyo, tapos ibababad nyo pa, grabe. Talagang mapapaluha kayo sa sobrang hapde. Talagang iindahin nyo yung hapde. Buti na nga lang papain soap itong meron sa Beauty Derm. Kasi sa totoo lang, first time ko din makakita ng isang facial set na papain soap yung gamit, hindi kojic acid soap. Kasi napansin ko itong papain soap kumpara sa kojic acid, mas mild siya, tsaka mas gentle siya kumpara sa kojic acid kapag nagbabalat na yung inyong skin. Kung yung sa kojic acid talagang maluluha ako pag napababad ko ng sandaling minuto. Dito hindi naman siya
siya ganun kahapde, katulad sa kojic acid. Minsan kasi pag talaga nagpa-peel na yung inyong balat sa mga rejuvenating set na ginagamit nyo, kahit yung simpleng pagsasabon na lang ng mukha ninyo, talaga mahapde na yung mapapaluhan na kayo. Pero dito, hindi ko naman yung naranasan. So, masasabi ko talaga na mild siya and gentle. Ang masasabi ko pa dito sa Papain Soap nila, hindi sobrang tapang nung kanyang formulation at hindi ako nagbe-breakout dito. Nga pala mga friend, dito po sa aking channel, yung mga bago pa lang po ako magsimula dito sa aking YouTube channel, talagang lagi kong sinasabi noon na allergic talaga ako sa mga kojic acid soap kasi nangangati talaga ako, nagkakaroon ako ng rashes, tapos para nagkakaroon ako ng chicken skin kapag nagamit ako ng kojic acid soap. Buti na lang dito sa kanilang Papain Soap, wala naman akong naranasan ganun, kaya mas bet ko talaga tong kanilang Papain Soap. Etong soap na to, hindi ko po talaga siya naubos, may natira pa ako nito kasi hinahati-hati ko siya para mas matipid siyang gamitin. Tapos yung natira ko nito, pinagamit ko sa husband ko kasi nung gumagamit ako nitong set na to, nakikigamit siya ng soap ko, parang gusto niya din gumamit ng set. Yun nga lang, kaya hindi ko siya mapagamit ng rejuvenating set kasi ang hina ng pain tolerance ng asawa ko, hindi niya kaya yung mga hapde. Pero itong soap na to, sobrang nagustuhan niya. Tapos sabi niya talaga para nag-lighten talaga yung balat niya, sinabayan niya pa ng paggamit ng sunblock. Talagang gustong gusto nung asawa ko itong soap na to. Ang arte nun sa sabon, mga friend, kasi ayaw niya yun parang may nararamdaman siyang makate or mahapde. Pero itong soap na to, talagang nagustuhan niya. Hanggang ngayon nga, ginagamit niya yun sa mukha niya. Kahit saan siya maghihilamos, kahit sa ibang parte nitong bahay na to, kailangan kukunin niya yung sabon niya para yun yung gagamitin niya sa mukha niya kasi sobrang nagustuhan niya talaga. And yung husband ko, madalang lang yun sa mga skincare products na makagusto at saka madalang lang yung gumamit ng skincare products, pero itong Papain Soap talaga ng Beauty Derm nagustuhan niya. Sana nagbebenta sila ng patingitingin itong Papain Soap kasi gusto kong ibili talaga yung husband ko kasi sobrang nagustuhan niya talaga to. Ang susunod nating pag-uusapan ay yung susunod sa routine after nyo maghilamos, yung toner. Itong toner nila, masasabi ko dito, para lang din siyang toner ng mga rejuvenating set na makikita natin sa market, nagdi-discoloration din siya. Pero ang nagustuhan ko dito, wala siyang matapang na amoy, wala siyang amoy chemical. May iba kasing toner na parang alam mong sobrang tapang nung amoy niya. Pero ito, wala kayong maaamoy na ganong amoy. Sinasabi din dito na meron daw itong active ingredients that effectively cleanse deep down into the pores and helps reduce pore size. Creates a fresher, cleaner, and less oily appearance while removing toxins and other unhealthy residue from the skin. Gives the skin a lasting glow and lessens the chance of acne, scarring, and wrinkles. Sa ingredients niya, meron itong mga alcohol. May ibang tao, ayaw nila yung may alcohol sa kanilang ingredients. Pero sa mga gumagamit ng mga rejuvenating set, alam nyo naman na hindi yan mawawala sa rejuvenating set kasi may naitutulong din talaga yung alcohol sa ating balat. Yun nga lang, kung gagamitin nyo siya ng matagal, maaaring magkaroon ng negative effect sa ating balat. Kadalasan naman sa mga rejuvenating set tulad nito, 1 month mo lang naman siya dapat gamitin. Tapos after 1 month, magpapahinga ka na or titigil ka muna sa paggamit. Then kung kinakailangan, gagamit ka ulit. So sa tingin ko, hindi naman madadamage siguro yung balat natin. Lalo kung hindi naman ganun kadami yung alcohol content nitong toner. Gumamit kayo ng ganitong klase ng bulak. Mura lang to mga friend, tapos marami na siya. Pero kung ikukumpara dun sa mga koto na nabibili sa grocery, yung mga 7 pesos, ewan ko magkano na ngayon yun, yung isang buo. Mas okay to kasi mas makakatipid kayo sa product. Though mas mura talaga yun kung bibili ninyo. Pero kung ang pag-uusapan ay yung produkto, mas makakatipid kayo pag ganitong klase ng koto yung gagamitin nyo. Kasi hindi siya masyadong sumisipsip ng product. Pag yung pangkaraniwan lang kasi na bulak yung gagamitin nyo, tulad ng mga nabibili sa grocery, malakas siyang sumisip ng product tapos hindi na na-apply sa inyong skin. Yung dapat na mga ingredients or yung toner na ginagamit nyo. So, mas okay talaga yung ganito. Ang sunod nating pag-uusapan, mga friend, ay yung Night Cream 1. Sinasabi dito sa guide na binigay nila, ito daw yung cream na nakakatulong talaga para ma-whiten yung ating balat. Sinasabi dito na apply thinly a pea-sized amount onto the face and neck. Huwag nyo pong kakalimutan yung neck nyo, lalo na pag gumagamit kayo ng mga ganitong set, ha, mga friend. Ito daw ay nakakatulong para ma-reduce yung visible signs of aging and dark spots or melasma. Lightens old pimple scars and blemishes. Marami ako niyan. So, malalaman natin mamaya kung effective talaga yan. Regenerates the skin during sleep and has active nourishing ingredients that rejuvenate the skin for the following day.
Ang ingredients, mababasa din dito sa papel. Napansin ko dito na meron siyang alcohol. So, sa mga taong ayaw talaga ng alcohol sa kanilang skincare products, hindi po talaga kayo pwedeng gumamit ng rejuvenating set kasi alcohol yung isa sa mga ingredients talaga na bumubuo sa isang rejuvenating set. So, ganito po mga pren yung itsura ng Night Cream 1. Medyo brownish yung kanyang kulay. Parang mukhang nag-oxidize. Pagpasensyahan nyo na po mga pren, ganyan po talaga ang natural na kulay ng kuko ko mula pa nung bata ako. Itong Night Cream 1, blendable siya at madaling ipahid kung mapapansin nyo naman, unlike sa ibang rejuvenating cream sa ibang set. Mabilis itong maabsorb ng skin, hindi siya malagkit at napaka-lightweight niya sa pakiramdam. Wala kang maaamoy sa kanya na matapang na amoy na parang amoy chemical, unlike sa mga ibang rejuvenating set na nasubukan ko na noon. Once na-absorb na ng ating skin yung Night Cream 1 na nilagay natin, after 5 minutes siguro, ilalagay na natin itong Night Cream 2. Ito daw ay for moisturizing. Sinasabi dito na ito daw ay light, non-greasy gel form, helps moisturize, renew, and repair aging skin. This overnight moisturizer helps give your skin a nice dewy texture, parang glass skin effect, ganun. Perfect for any skin type. Ito naman, wala naman siyang masyadong alcohol content, pero meron siyang dimethicone, yung mga ginagamit sa mga primer. So, may ibang tao na allergic doon, so beware na meron siyang ganung ingredient. So, baka hindi maging okay sa inyo or allergic kayo sa dimethicone, maaaring makapag-cause sa inyo ng breakout. Ito naman yung itsura ng kanyang cream. Wala kayong mapansin, di ba? Kasi naubos ko yan. At talagang gel lang talaga yung itsura niya. Yan yung kanyang itsura. Clear gel siya, so mas okay to for oily skin. Madali siyang i-blend at mabilis ma-absorb. Wala din itong matapang na amoy at totoo, nakaka-glass skin siya. Hindi siya sticky at napaka-lightweight niya sa pakiramdam. Ang next natin pag-uusapan ay yung pinakahuling cream na ilalagay nyo sa gabi after 5 minutes ulit pag na-absorb na ng skin ninyo yung Night Cream 2 na nilagay ninyo. Itong cream daw na to ay for anti-aging. Nakakatulong daw ito para ma-improve ang skin elasticity, locks in moisture, and tones the skin, slows down aging, and reduces visibility of fine lines and wrinkles, aids in tissue repair, particularly on sunburn and skin inflammation, contains a powerful combination of collagen and placenta which helps repair and renew damaged skin cells. Sa ingredients nitong Night Cream 3, talagang kapansin-pansin na mas marami talaga siyang ingredients kumpara dun sa naunang dalawang night cream. Ito naman yung itsura ng Night Cream 3. Kulay puti lang siya at hindi siya yung katulad ng mga cream sa ibang rejuvenating set na heavy. Itong Night Cream 3, napakadali din i-blend itong cream na to at mabilis ma-absorb ng ating skin. Wala din siyang matapang na amoy. Napakaganda din ng effect na naibibigay nito sa skin ko at masasabi ko na nakakatulong talaga siya para din ma-moisturize yung ating balat. Medyo may konting fragrance siya pero hindi ganun kasangsang or hindi ganun ka-overpowering. Hindi naman siya makakapag-cause ng irritation kahit na may fragrance siya. Ang next nating pag-uusapan ay yung pinaka-importanting cream sa lahat na rejuvenating set, yung day cream. Kasi ito yung tinatawag din na sunblock, sunscreen, gel cream sa ibang set. Dito po sa aking channel, lagi ko talaga kayong pinapaalalahanan na gumamit ng sunblock kahit may ginagamit kayong skincare set or mga routine sa inyong face. Wag na wag po niyong hahayaan na mawala yung inyong day cream. Mawala na lahat. Wag lang yung panghilamos tsaka day cream kasi lalo na sa klima sa Pilipinas, sobrang init. Parang all year round talagang galit na galit ang sikat ng araw. And yung araw na meron po tayo ay nag-iimit yan ng harmful UV rays na siya nagiging dahilan kung bakit mabilis mag-age yung ating skin, mabilis mangitim. Kailangan lagi kayong may sunblock. Buti na nga lang dito sa bahay, nahikayat ko talang gumamit yung asawa ko ng sunscreen kasi grabe na din yung naging damage ng sun sa kanyang mukha. And kahit yung anak ko na baby, binilahan ko talaga siya ng sunblock or sunscreen na pang baby para talaga maproteksyonan yung balat niya. Wala yan sa ginagamit mong products. Nasa sunscreen talaga yan. Napaka-importante talaga nito. At dahil nga napaka-importante sa akin ng day cream, mapapansin nyo, wala na talaga natira dito sa kanyang tub or sa kanyang lalagyanan. Pero medyo may masisimot pa tayo kaya simutin talaga natin yan mga friend para may maipakita ko sa inyo. Nagustuhan ko kasi itong day cream na to. So wala na talaga akong mapakita sa inyo pero yan yung itsura niya. Kulay puti siya. Nagustuhan ko to kasi madali siyang ipahid, hindi siya malagkit at hindi siya nagbubuo-buo sa mukha mo. At hindi ito katulad ng ibang cream na kailangan matag yung skin mo sa pag-apply. Ito,
madali siyang ma-apply tsaka ma-blend. Ito wala siya na ibibigay na white cast or parang grayish na effect. Napakadaling i-blend sa mukha. Meron daw itong SPF 50 and natural zinc oxide to block harmful UVA and UVB rays, keep the face hydrated while leaving your skin healthy and silky smooth. Effective din to para maging makeup base kasi talagang napiprep niya yung skin mo before makeup application. So ngayon mga friend, pag-usapan na natin yung overall na naging experience ko at yung aking honest thoughts about this facial set. Worth it ba to sa kanyang presyo kasi unlike nga dun sa mga rejuvenating set na sikat ngayon, ito may kamahalan talaga siya. Actually, bago ko gamitin itong set na to, nakagamit na ako yung sa Brilliant Skin. Parang ito yung ginamit kong pang-maintain or maintenance set after kong gumamit ng Brilliant Skin. Unang-unang masasabi ko dito, ito kasi hindi kasi ito kasing harsh or kasing tapang nung sa Brilliant Skin na parang magle-lechon looking effect ka. Ito, yung kanyang peeling. May peeling, yes. Pero mas matagal siya bago makita. Kasi diba sabi nga dun kanina sa toner, micro peeling effect lang yung kanyang maibibigay. Hindi siya katulad ng ibang rejuvenating set na sobrang laki talaga ng pagpipil. Depende na din siguro kung first time yung gagamit. Ako kasi hindi ko na first time. Ito yung peeling dito, sobrang mild niya lang and sobrang gentle niya lang. Yun nga yung dahilan kung bakit nirecommend ako talaga to dun sa ate ko. Yung ate ko kasi, nagkaroon siya ng acne battle talaga, ilang taon na yung nakalipas. Talagang natantad siya ng acne hanggang dito sa kanyang dibdib, sa kanyang likod, hanggang dito sa braso talaga natantad siya. Kasi lahi talaga namin yung acne prone talaga yung aming balat. So, naging okay na yung skin niya kasi nagamit siya ng isotretinoin. Tapos, gusto niya lang maging glowing and gusto niyang pumuti yung kanyang skin. Tapos, nagtanong siya sa akin, ano bang rejuvenating set yung marerecommend mo sa akin? Nagamit ko yung Brilliant Skin, yes. Nagustuhan ko yung naging effect nun. Pero sa katulad ng ate ko na napaka-sensitive ng balat, itong Beauty Derm talaga yung nirecommend ko sa kanya. Ito kasi talaga marerecommend ko sa mga first-time user para hindi kayo, kumbaga, maso-surprise or mabibigla sa effect. Kasi kapag ibang rejuvenating set, baka yung mga first-timer mag-worry sila. Tulad ng asawa ko, pinagamit ko siya ng isang rejuvenating set. Ay, hindi niya kaya. Hindi niya kaya tiisin. Hindi niya matake or makery yung hap din na naibibigay nung pinagamit ko sa kanya. So, ending na pahinto din siya. Pero kung kayo ay first-timer or ayaw nyo yung mga rejuvenating set na sobrang tapang, na sobrang tindi mamula ng balat, or sobrang itim ng bulat kapag nagpipiling na, or sobrang laki ng mga peeling, kung kayo ay makeup user, gumagamit kayo ng makeup on the daily basis, nagsusuot kayo ng makeup, ito yung marerecommend ko sa inyo kasi hindi ganun ka-obvious yung kanyang pagpipil, pero makikita mo talaga na nagiging radiant looking or nagla-lighten talaga yung itsura ng face mo at nag-i-improve yung iyong skin complexion. After kong gamitin itong set na to, talagang feeling ko, hindi na ganun ka-haggard yung feeling ko. Aminin na natin, tulad sa ating mga nanay na ayaw natin yung nagmumukha tayong losyang. After kong gamitin to, parang ang fresh ng tingin ko sa sarili ko. Tapos feeling ko talaga gumanda. Ewan ko ba kung may ganda pa talaga ako. Feeling ko talaga naging effective siya. Feeling ko talaga gumanda ako. Yung naging effect sa akin ng Brilliant Skin noon, mas napabongga nito. Kasi ito okay lang siya kahit gamitin mo siyang pang maintenance. Kasi nga, ano lang siya, yung mild lang talaga siya. So feeling ko, mas napabongga niya yung naging effect sa akin ng Brilliant Skin nung una, nung tinuloy kong igamit to. Kasi talaga nakita ko, tapos marami na din nagko-comment sa video ko, anong skincare routine mo? Ano mga ginagamit mong skincare products ngayon? Ang blooming ng skin mo? Ang ganda ng skin mo? Talagang, kumbaga, parang ang fresh ko daw tingnan, tapos glass skin effect. Yun ay dahil sa Beauty Derm. Ngayon siguro medyo iba na yung itsura ng aking skin kasi ibang skincare na yung ginagamit ko, bagong skincare na yung ginagamit ko. Kasi tulad nga ng sabi ko sa inyo kanina, itong mga review ko na to, ilang buwan na yung nakalipas bago ko nagawa ng review. Ngayon medyo may konti akong breakouts kasi nagkaroon ako ng menstruation. Actually ngayon meron talaga akong mens. Kaya meron akong breakout, pero nung ginagamit ko to, hindi ako nagkakaroon na matinding breakout. Siguro, isa-isa lang or dalawa kapag mag-menstruation. Siyempre, hormones na yung kalaban natin nun, so wala talaga tayo magagawa dun. And kapag nagkaka-pimple ako, mabilis siya natutuyo, hindi na siya masyadong lumalaki. Tapos kapag natuyo siya, hindi siya yung nag-iiwan ng mga dark spots. Tulad nitong nasa pisngi ko, ewan ko napapansin nyo yan.
Naging dark spot ko yan kasi meron akong ginamit or meron akong ininom na bagong supplement. Gagawin ko din yun ng review. And yan yung naging effect niya sa akin. Nagkaroon siya ng itim. Ito, nang ginagamit ko yung Beauty Derm noon, hindi ako nagkakaroon ng dark spot kapag nagkakaroon ako ng pimples. Natutuyo lang siya. Tapos, siguro kung mag-iiwan siya ng dark spot, hindi yung ganito ka itim na parang ang rough hawakan, na parang meron pa din siyang bump. Ito, yung alam mo yung feeling na smooth, tingnan yung balat mo, tapos soft yung iyong skin. Hindi siya yung ganun ka, parang ka-rough tingnan. Parang ang radiant talaga nung complexion mo. Alam mo yung feeling na kahit mainit, kahit pinagpapawisan ka, kahit wala kang suot na makeup, yung maaliwalas yung balat mo. Hindi ko sinasabing sobrang puti na drastically naging maputi talaga ako or nag-lighten yung skin tone. Maaliwalas yung aking skin. Tapos kahit nagpipil na yung balat ko noon, maaliwalas pa din siya tingnan, oh, kasi dun sa mga rejuvenating set na nagamit ko noon, kahit nagbabalat na yung skin mo, alam mo yung parang itim-itim na mukha mo, tapos ang pula-pula. Dito, hindi ko yung naranasan. Yun nga lang nung ginagamit ko to, hindi na ako nag-foundation. Actually, hindi ko na nga kailangan mag-foundation. Ganito na lang pang nag-film para presentable naman akong tingnan sa inyo. Pero dati kasi, kapag sasamba ako, hindi pwedeng hindi ako gagamit ng foundation. Hindi pwedeng hindi ako mag-makeup kasi sobrang dull talagang tingnan ng balat ko. Talagang sobrang haggard. Pero ngayon, alam nyo, powder na lang ginagamit ko. Pag naglagay ako ng sunblock, tapos magpa-powder na lang ako. Hindi ko na kailangan ng concealer. Hindi ko na kailangan ng foundation. Noon, pag-aalis ako, kahit sasamba lang ako, kailangan naka-foundation ako. Pero ngayon, kahit hindi ako mag-foundation, okay lang, natanggap ko na yung itsura ko. Unlike dati na kapag wala akong foundation, parang ang pangit-pangit ko. Parang bumatay na lang ako sa makeup para ma-feel kong confident sa sarili ko at feel ko maganda ko. Pero ngayon, hindi ko na kailangan ng foundation. Yay! Kasi nakakasawa din naman mag-foundation. Tsaka natatrap kasi sa skin natin yung makeup kapag lagi tayo nagsusot ng makeup. Yun nga yung dahilan kung ba't nagustuhan ko yung isang facial wash nila. Kasi yung brush head no, nakakatulong talaga para matanggal yung mga naka siksik na makeup sa pores ko. Sana magkaroon ako ng mas maraming time para magawang ko din ng review yung product na yun kasi sobrang nagustuhan ko din yun. Kung mapapansin nyo mga friend, itong set na to, hindi ko naubos yung kanyang night cream kasi itong set na to, aabot siya ng 2 months eh kung gagamitin nyo. Kaya lang hindi ko na siya natapos gamitin kasi nung mga naka 45 days ako, mga 1 month and a half, para napansin ko na siguro parang na immune na yung balat ko dito sa ingredients ng products na to. Kasi first time ko din gumamit ng skincare ng ganong katagal. Ang skincare ko lang talaga, mapareview man yan, mapapadala. 28 days to 30 days ko lang siyang ginagamit. 1 month bago ko siya gawa ng review. Ito, sumobra siya ng 45 days. Or umabot siya ng 45 days. Kasi yung isang set, for 2 months talaga siya. So, itong set na to, no, nasa ika-45 days ako, hindi ko pa man tapos yung 2 months, medyo hindi ko na na-appreciate yung naging effect niya sa akin kasi nagkaroon ako ulit ng breakouts, tapos hindi na ganun ka-radiant yung balat ko. Pero nung mga unang linggo, sobrang nagustuhan ko siya, yun nga lang yung bandang huli, parang hindi na ganun kaganda yung effect niya. Siguro na-immune na yung balat ko. Pero hindi ko pa din to inaalis. Ito, meron pa din akong toner, tapos meron pa din akong cream. Kapag feeling ko haggard na naman akong tingnan, gagamitin ko ulit to para makita ko ulit yung effect niya na maganda. Siguro, kumbaga parang nagsawa na lang yung balat ko dun sa ingredients na meron. Minsan talaga may mga skincare na ganun, yung parang nai-immune na yung balat mo, tapos hindi na siya kasing affected nung una. Pero, meron pa din akong second chance na ibibigay dito kasi sobrang nagustuhan ko talaga yung effect niya. Ibang-iba siya dun sa mga rejuvenating set na nasubukan ko before. Kasi yung ibang set talagang ang tapang sa balat, talaga magle-lechon looking. Ito, wala ka talaga mararanasan ganun. Tapos, effective talaga siya para maging maaliwalas tingnan yung mukha mo. Ito, sobrang nagustuhan ko tong set na to. Hindi porket padala to sa akin, hindi ganun. Sobrang nagustuhan ko talaga yung effect niya. Ganun lang talaga yung nangyari, na immune lang talaga yung balat ko sa kanya. Pero sobrang, sobrang nagustuhan ko to kasi talagang nire-recommend ko talaga siya. Kahit sa sinong magtanong sa akin, nire-recommend ko talaga tong set na to. Kahit yung travel set na muna yung subukan nila kasi sobrang nagustuhan ko talaga siya. Promise, promise mga friend. Gusto ko mag-distributor nitong set na to. Yun nga lang, medyo may kamahalan talaga yung puhunan kapag nag-distributor ka nito. Kailangan yayamanin talaga yung mga distributor nito kasi may kamahalan siya. Hindi siya birong presyo. Na unlike sa mga local brand ng ngayon, 1.5 pesos lang distributor ka na nila. Itong sa Beauty Derm, hindi siya ganun kadali. Tapos alam ko,
hindi to nakakalusot, hindi pwedeng magbenta yung mga hindi distributor nito. So, kung kayo ay may mabibilhan na beauty derm, sigurado distributor yung mapabibilhan ninyo kasi hindi siya ganun kadali at hindi ganun kabiro-biro yung pamumuhunan dito. Ang nagustuhan ko pa dito sa beauty derm set, maraming rejuvenating set sa market ngayon. Yung iba, alam ko dyan, sigurado ako dyan na pare-pareho lang yung mga manufacturer nila, pare-pareho lang yung formulation ng product nila. Pinalitan lang yung sticker and yung packaging, pero pareho lang yung laman nun. Pero dito kasi sa beauty derm, kaya nga din pumayag ako na i-review to, pati yung sa Brilliant Skin. Kasi alam ko, meron talaga silang sariling laboratory, meron talaga silang sariling formulation, at hindi sila katulad nung iba. Kasi may natira pa tong toner. Once na ma-feel ko na pangit na naman ako, gagamitin ko pa din to kasi sobrang nagustuhan ko talaga siya. And sa mga friend ko na gusto tong subukan, paki-message nyo na lang po si Miss Hazel Manalili Punsalan. Talagang authorized distributor and seller po talaga siya nito para hindi po kayo mapeke. Kasi lalong-lalo na ngayon sa ating local brand, kapag may nakita sila na isang sikat na produkto, madaming positive reviews or feedback, talagang pinipeke nila yan. So, para hindi po kayo mapeke, dun po talaga kayo sa authorized distributor bumili. So, yun lang mga friend, yung aking review for this Beauty Derm Facial Set. Please like this video kung nakatulong sa inyo. Comment down below kung na-try nyo na ba tong facial set na to. Ano masasabi nyo sa kanya? Naging effective ba sa inyo? And wag nyo na din kalimutan mga friend na mag-subscribe dito sa aking channel at i-click yung tiny bell button sa tabi nun para ma-notify kayo every time na nag-upload ako. Yun lamang. See you on my next one. Bye!